Hello mga kaboso! Welcome or welcome back sa Netflix, kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa panonood ng pelikula at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung nais mo ng magagandang kwento, make sure to subscribe and turn on all notifications so you will get updated sa mga susunod kong mga videos. Oh, you hurt? No. Oh, right there. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Hysteria na ipinalabas noong 2011. Isang seksing babae ang sumubok akitin ang isang lalaki, ngunit tinanggihan ito dahil nais lamang nitong pagsilbihan ang matatandang babae upang dalhin sa kakaibang paraiso. Ang ating bida na si Joseph ay batang doktor na may kakaibang ideya. Sumasalungat ito sa isa pang kasamahang doktor dahil magkaiba ang kanilang pag-iisip. Ang doktor ay ginagamot ang kanyang pasyente sa tabi ng isang crematorium. Kaya nag-resign ito at umalis. Ang kanyang buhay ay magbabago nang hindi nito inaasahan. Ang kanyang mayamang kaibigang si John ay mahilig mag-experiment. Inalok nito ng milyong pounds si Joseph upang magsimula, ngunit tumanggi ang doktor. Nais nitong gamitin ang kanyang kaalamang medical upang magamot ang mga pasyente. Matapos nitong makakalap ng impormasyon sa halos 100 hospital, nagpunta ito sa clinic ni Dr. Robert at nakita niyang halos lahat ng pasyente ay mga babae. Nagkwento ito sa matandang doktor ngunit hindi ito interesado. Tinanong siya ni Dr. Robert kung ano ang pagkakaalam nito sa female hysteria. Matapos ng kanilang pag-uusap, pumayag si Dr. Robert na magtrabaho doon si Dr. Joseph at inalok pa nito ang binatang doktor na doon na tumira sa kanyang tahanan. Ipinakilala ni Dr. Robert ang kanyang dalagang anak kay Joseph at na love at first sight dito ang batang doktor dahil sa kagandahan nito. Kinabukasan, tinuruan ni Dr. Robert si Joseph kung paano gumamot ng hysterical na pasyente. Nasipa pa ng matandang pasyente ang matandang doktor nang marating nito ang pinakamasarap na kaligayahan. Nahihiya pang sinabi ng pasyente na babalik muli siya kinabukasan upang ipakalikot muli ang kanyang tahong. Habang naghahaponan sa tahanan ni na Dr. Robert, nakilala nito ang ate ni Emily na si Charlotte. Si Charlotte ay matulungin at masipag na dalaga. Mayroon itong bahay ampunan para sa mahihirap at nangangailangan. Ang kanyang ama na si Dr. Robert at Emily ay hindi sinusuportahan si Charlotte sa pagkawang gawa nito. Nais nilang itigil ni Charlotte ang pagtutulong sa mga tao, ngunit tumanggi ito at kahit itakwil pa siya ng kanilang pamilya. Matapos nun, umalis na ito. Naisip ni Joseph kung bakit magkasalungat ang kagustuhan ng magkapatid. Hindi man sinusuportahan ni Emily ang kanyang ate, ngunit ipinagtatanggol niya ito. Humahanga siya sa kanyang ate dahil sa kagandahan, kabutihan at katalinuhan nito. Kinaumagahan, may isang magandang katulong ang nangaakit kay Joseph. Inaalok nito na paliligayahin ang doktor sa murang halaga, ngunit tumanggi ito. Nang makarating siya sa clinic ni Dr. Robert, inumpisahan nitong kalikutin ng kuweba ng pasyente. Nakarating ang may asawang pasyente sa kakaibang paraiso. Nasiyahan sila sa guwapo at magaling na doktor na si Joseph. Naging tanyag ito kaya dumami ang nagpupunta doon na umabot ang schedule hanggang sumunod na taon. Sa kabilang banda, si Charlotte ay patuloy sa pagkawang gawa sa mahihirap. Wala man siyang kayamanan, ngunit patuloy siya sa pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi naman magkanda-ugaga si Dr. Joseph sa dami ng kanyang mga pasyente at marami siyang natutulungang mga babae gamit lamang ang kanyang mga daliri. Ngunit nagkaroon ito ng problema sa kanyang mga kamay.
Nahirapan pa itong kumuha ng tinapa. Paano na siya makakatulong sa mga kababaihan? Nagbabayad pa siya ng mga bayarang babae upang mapag-eksperimentuhan. Ngunit paano na ngayong pagod at nananakit ang kanyang mga kamay? Tinulungan na lamang siya ni Emily sa pagkuha ng tinapa. Natuwa naman si Joseph at may namumuong pagtitinginan sa dalawa. Kinikilig naman ang matandang doktor. Magmula noon, palagi nang lumalabas ang dalawa. Isang araw, nag-uwi si Charlotte ng napilayang babae. Wala itong pera kaya ginamot na lamang ito ni Joseph ng libre. Habang ginagamot ng doktor ang sugatang babae, sinabihan ito ni Charlotte na walang kwenta ang kanyang trabaho at inimbitahan pa niya ito na puntahan siya sa kanyang aid station. Matapos naman makaalis ng anak, pinagalitan ni Dr. Robert si Joseph sa pagtulong nito kay Charlotte. Ayon naman sa binatang doktor, nais lamang niyang makatulong sa mga tao, ngunit nagalit pa ang matanda. Pinuntahan nito ang mayamang kaibigan na si John upang magsumbong. Biglang bumangga ang mabilis na nagbibisikletang si Charlotte kay Joseph at sabay silang natumba. Aksidenteng napahawak ang binatang doktor sa dalawang bundok ng dalaga. Nagkaroon ng konting pag-uusap at sa katuluyang umalis na si Charlotte. Kinuha nito ang hikaw na pamana sa kanya ng kanyang ina upang maging collateral niya sa pagkuha ng loan. Isang araw, pinuntahan ni Joseph si Charlotte sa kanyang aid station. Sinabihan ito ng dalaga na walang hysteric patient doon. Ngunit mga mahihirap na taong gumagawa ng paraan upang mabuhay. Ayon naman sa binatang doktor, nais lamang niyang kumustahin ang babaeng napilayan, kaya pinaunlakan naman ito ni Charlotte. Habang nag-uusap ang dalawa, naisip ni Joseph na matalino at bukas ang isipan ni Charlotte, kaya nagbago ang tingin nito sa dalaga. Ipinaliwanag nito ang kanyang plano sa binatang doktor. Ang karapatan ng mga kalalakihan ay kapantay din dapat ng karapatan ng mga kababaihan. Inalok nito si Joseph upang maging doktor sa ampunan, ngunit tumanggi ito. Sa klinik, habang ginagamot ni Joseph ang pasyente, hindi niya kayang mapaligaya ito kaya galit na umalis ang babae. Nagkandamalas-malas ang doktor dahil nirefund ng mga kababaihan ang kanilang ibinayad sa klinik. Tinanggal na din siya ni Dr. Robert sa trabaho kaya bumalik ito sa kaibigang si John. Habang tinitingnan nito ang imbensyon ng kaibigan, nilaro niya ito at nakaramdam siya ng kakaibang kiliti. Binilisan niya ito kaya sumabog ang makina nito, kaya nagkaroon ng bagong ideya si John. Ang bagay na iyon ay nagdulot ng kiliti kay Joseph, kaya maaari din nila itong magagamit sa pagpapaligaya ng mga babaeng pasyente na hindi na ito kailangan ng daliri ng doktor. Ngunit, kailangan muna nilang siguraduhin ito, kaya kinuha nila ang kasambahay ni Dr. Robert upang pag-eksperimentuhan. Binayaran nila ito kaya nagsimula na sila. Makikita sa mukha ng kasambahay kung gaano siya nasarapan. Naging matagumpay ang kanilang eksperimento sa loob ng 5 minuto lamang. Ipinaalam nila ito kay Dr. Robert, ngunit hindi ito naniniwala sa umpisa. Hinimok siya ni John at sinabing kikita ito ng malaking salapi at magiging tanyag. Pumayag naman ang matandang doktor at inimbitahan ang kanilang pasyente na nagalit noon. Inalok nila itong paligayahin ng libre. Naging matagumpay ang kanilang ginawa, kaya maraming mga mayayamang babae ang nakapila sa labas ng kanilang klinik. Inayos ni Joseph ang makina upang gamitin sa kuweba ng pasyente. Napasigaw sa kaligayahan ang babae. Naging sikat muli si Dr. Robert. Ang mga babaeng pumila ay magmula pa sa England at France upang malasap ang kakaibang sarap. Nakabalik muli si Joseph sa klinik ni Dr. Robert at ipinahayag ang pag-ibig nito kay Emily hanggang sa nagplano na sila ng kasal. Sumapit ang engagement dinner, napakaganda ng suot ni Charlotte, kaya nabighani dito ang binatang doktor.
Nagkaroon sila ng konting pagtatalo at akala naman na magulang ni John ay sila ang magkasintahan. Kaya lumapit naman si Emily. Isa namang babae ang nag-gate crush sa party. Lumalabas kasing may nangongolekta ng upa sa ampunan at ginamit si Charlotte sa pang-i-scam. Dumating naman ang mga pulis upang arestuhin ang babae. Nagpapaliwanag naman si Charlotte, ngunit hindi siya pinakinggan, kaya nagalit ito at sinuntok ang pulis sa ulo. Nagalit ang pulis kaya dinala din sa presinto ang dalaga. Nalungkot si Dr. Robert sa nangyari sa anak at nais niya itong makalabas agad sa kulungan. Kinausap ni na Emily si Joseph upang tumistigo at tulungan si Charlotte at palabasing may sakit itong hysteria. Sa korte, inakusahan ng prosecutor si Charlotte na nanakit, ngunit hindi nila sinabi kung ano ang dahilan kung bakit nito nagawa. Nagalit si Charlotte at ipinaliwanag ang kahalaga ng mga kababaihan, kaya pinalakpakan ito ng mga tao sa courtroom. Ayon naman sa abogado ng dalaga, dumaranas ito ng hysteria. Pinatayo si Joseph upang tumistigo at ipinagtanggol ang dalaga. Sinentensyahan lamang si Charlotte ng isang buwan sa piitan. Nagpasalamat ang dalaga sa binatang doktor at naging interesado din ito kay Charlotte, kaya hindi na natuloy ang kasal nito kay Emily. Ang imbensyon na ginawa ni John pang masahe ng kipay ay naging matagumpay, kaya mayroon na silang paggawaan at yumaman silang magkaibigan. Nang matanggap ni Joseph ang cheque na malaking halaga, naalala nito ang pangarap ni Charlotte. Nagpunta ito sa bahay ampunan at binili ang lugar. Nang makalaya na si Charlotte, pinuntahan ito ni Joseph at ibinigay ang papeles ng bahay ampunan. Lumuhod ito at inalok ng kasal ang dalaga. Naghalika ng dalawa sa nagyayelong kapaligiran. Magkaagapay nilang inayos ang bahay ampunan. Ang pakikipaglaban naman ni Charlotte tungkol sa karapatan ng kababaihan ay naging tagumpay. Maraming kababaihan naman ang maaari ng lumabas na kanilang tahanan at hanapin ang kanilang sarili. Sina Dr. Joseph at kaibigang si John ay nakagawa ng pangkiliti sa kepyas at naging tanyag sila. Marami pong salamat sa panonood mga kaboso. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking channel, pa-like at comment na din.